Ayan, salamat sa libreng taho ha. Kuya, isa pa. Dalawa kasi kami. Nandito tayo ngayon mga kapanalig sa Barangay Taliptip, no? At tatanungin natin yung mga tao dito kung ano ba yung reaction nila o komento dito sa tinatayong airport na malapit sa kanila. So nakita natin si ate. Ano po bang komento nyo dito sa tinatayong airport po dito sa malapit sa inyo? Wala namang komento dyan. Ang inano ko, Sir, kunin ko lang po yung komento mo tungkol dito sa tinatayong airport na malapit po sa inyo. Ano po bang masasabi nyo? Simula na magbulita kasama si NewTV. Isang mainit at magandang umaga sa ating lahat. Welcome na naman sa panibagong episode. Samahan niyo ulit ako sa biyahe. Umapit kayo mabuti at huwag bibitaw. Ready na ba kayo? Kung ganon, let's go! Sabay-sabay tayong kumuha ng impormasyon kung ano ba ang plano sa New Manila International Airport. Alright! On the way na tayo papuntang New Manila International Airport. Makikichismis lang tayo doon mga kapanali kung ano bang meron at kamusta na ba? Kumalaki na ba ang pagbabago? No? Para meron lang din kayong idea kung saan matatagpuan ang airport na ito. Ang way natin ngayon ay dito lang din, no? Kung saan makikita yung mega dike. Pero hindi tayo liliko ng dampalit. Diretso lang tayo mga kapanali. Papunta tayo ng Bulacan. Nasa 51 minutes lang ang biyahe natin simula Tansana Botas hanggang sa Taliptip, Bulacan. Nasa 16 kilometers lang ang tatakbuhin natin. Medyo malapit lang naman. Kaya saglit lang ang biyahe natin. Hindi lang naman ang New Manila International Airport ang pwede nating puntahan. Kung meron tayong madadaanan na pwedeng hituan at matambayan, ay gagawin natin. At syempre, hindi ako nag-iisa. Meron akong kasama sa likod. Yung aking asawa. Yes! Sinuportahan niya ako sa ating motovlog ngayong araw na ito. Dahil ngayon ay araw na Linggo, walang pasok. Yeah, pwede pa kaming gumala-gala. Masaya ako nakasama ko si Budang dahil meron sa ating susuporta sa mga gagawin natin ngayong araw na ito. Itong part na to mga kapanalig, dati palaging baha din dito kasi sobrang baba ng lupa. Naalala ko pa nung bata pa ako, pupunta rin kami dito, no? Talagang no choice ka, lulusong ka talaga sa baha at sa putikan kasi hindi pa na-develop nung araw itong lugar na ito. So itong binabaybay natin na diretso na to, ito yung sa F Navarrete, no, kung di ako nagkakamali. Ito yung papunta sa Panghulo pag dinaretso nyo. At pag umaliwa naman tayo dito, ito na yung papunta ng Obando. Ayan kung makikita natin, o, Obando Municipal. Yan. Obando. Nataasan na rin yung mga daan dito, no? Kung mapapansin nyo, halos hindi pa kompleto. Ayan. At binabakbak na yung mga daan para siguro matambakan at may taas. Kasi talagang isa to sa parte mga kapanalig, no? Na palaging binabaha itong papunta ng Obando na to. Saktong sakto Sunday ngayon, pwede tayong dumaan sa Obando Church. Madadaanan na natin dito yun mga kapanalig. Dire-diretsuhin lang natin to.
Eto na yung Obando Church, mga kapanalig. At mukhang kakatapos lang ng misa, no? Maraming tao na palabas, ha? Mukhang maraming ano, no? Anak? Oo, sasayaw tayo para magka-baby. Kakatapos lang ng misa. Hanap lang tayo ng parking. Parking area. Yes. Sa taas. Excuse me. Meron palang libreng sopas dito. Masarap pala tumambay dito tuwing Linggo. Tama yung decision natin na uminto dito sa Umbando Church kasi ano eh, hindi pa kami kumakain ng breakfast. Sakto. So hanggang ano natin to, lunch na natin to, kasya na to, ha. Hindi na tayo kain. Mga katipid-tipid man lang. Saan mo kinuha to? Doon. Magdala tayo Tupperware para may bawon tayo sa biyahe. May tao pa nga. May tao pa, libre din. Ha? Si Budang nakikipila talaga sa libreng sopas tsaka taho, oh. Alis yan. Ayan na si Budang, oh. Wow. Libre din yan. Wow. Tara, let's go. Puro libre pala dito. Ang sarap magsimba sa ano, Obando. Ingi tayo taho. Sopas, tapos drinks. Taho meron din. Hingi tayo tao. Kuya, meron pa? Yun. Meron pa. Salamat. Eh, may libreng tao dito. Every Sunday po ba yan, kuya, yung ano nyo? Ngayon hindi naman. Ito, ngayon lang. Ano pong meron? But ano? Ah, feeding program pala yun. Pingi kami, kuya, dalawa. Feeding program pala. Kala ko every Sunday kasi every Sunday pupunta talaga ako dito eh. Ay, iba-iba? Ay, iba-ibang lugar naman. Okay. Swerte yung punta namin, sakto-sakto. Nakasopas na tayo, may taho pa, may juice pa. Alright. Oo. Sakto-sakto pala. Ayan po. Ano pangalan mo, kuya? Earl po. Earl, sige kuya. Willie. Willie, ikaw kuya? Ako ka, hindi lang. Ha? Mike? Oh, yan, salamat sa libreng taho, ha. Kuya, isa pa. Dalawa kasi kami. Alright. Thank you. Let's go. Uy, ito dito. Wow, ubos. Okay. Time to go. At napag-pray na tayo sa Obando Church. Siyempre, diretso na tayo sa New Manila International Airport. Ituloy na natin ang biyahe. Nakahingi na tayo ng pasasalamat at gabay. Unang beses pa lang namin pumasok ni Budang sa simbahan ng Obando. Kaya humiling na kami. Meron kasing kasabihan
na pag unang beses mo palang pumasok sa simbahan na tumiling ka, ay matutupad daw. Let's go! Ang oras natin ngayon ay 8:04 na po ng umaga. Dire-diretso lang tayo sa biyahe. Siyempre kasama pa rin natin si Budang, ang ating future drone operator. Nandito na tayo sa Paliwas Road, Obando, no? Part pa rin to ng Obando. Puro tubig pa rin po yung nakapalibot dito, mga kapanalig. Katulad lang din sa Dampalit Mega Dike. Yan, ganito din yung paraan nila para makontrol lang baha. So ang Dampalit nandun nata. Yan. Tapos puro tubig, no? Dito dati madalas akong pumunta at tumatambay dahil masarap dito, lalo na pag maghahapon. Kitang-kita mo yung ano, yung sunset dito, no. Medyo may problema na nga lang sa tulay kasi lubak-lubak. Ayan, dito kami tumatambay noon. Nakatambay na ba tayo dito, mahal ko? Ha? Oo. Ayan, dito. Yo, marami rin nang ano dito, nagpi-fishing, oh. Yan, medyo may problema nga lang sa daan dito sa part na to. Sa atin nagsosulo, oh. Sinusundan namin yung feeding program sa simbahan, mga kapanalig, oh. Kasi baka pag natunto namin kung saan lugar yung pinaka hideout nila o base, baka mas maraming pagkain. Ito yung may libreng taho kanina, eh. Tsaka sopas at may kasamang juice. Ano ba yan? Bagong henerasyon party list. Ayun, oh. Uy, libre promote dun, ha. Sabagay, libre naman pagkain nyo, eh. Ito mga bilihan ng kawayan dito, oh. Puro tubig ito hanggang makarating tayo ng Bulacan. Puro tubig itong nasa paligid natin. Bababa pa itong part na to. Tinatambakan pa dito sa gilid. Ito yung mga lumang daan, mga kapanalig, no? Kasi yung dinaanan natin doon, mga ano na yon, bago na, nataasan na. Ito yung mga pinaka-original sa tingin ko. Alam nyo ba, noong bata ako, napunta ako dito, tapos lagi ko siya napapanaginipan etong lugar na to. Pero hindi ko alam kung saan, kasi nung bata pa ako hindi ako matandaan sa lugar, eh. Ano, nung pagpunta ko, parang biglang nag-ano siya, biglang deja vu yung tawag dun, eh. Yung parang eto pala yon. 'Di ba? Ano mo rin yon, yung deja vu kung tawagin. Parang narating ko na tong lugar na to. Oh, yung mga nangyari na. Kasi dito yung part na pag wala kaming tubig doon sa ano, sa Nabotas, parang merong part dito na pinag-iigiban namin na merong poso. Siyempre, province, eh. Dadayo ka para makapag-igib. So, dito yung lugar na yon. Kaya, ayun, tuwan-tuwa ako. Nung nagka-motor ako, lagi na akong bumabalik sa way na to. Ito pala yung napapanaginipan ko nung ako'y lumalaki na. Itong lugar na to. Deja vu.
Bulacan, mga kapanalig, ano kasi ito yun, no? Historical place. So kung lilibutin natin ang buong Bulacan, marami tayong mga kwento na masasagap. Malaki ang Bulacan, mga kapanalig, eh. Maraming kabayanihan ng mga naganap dito. Ang mga lumang bahay, oh. Diba? Ayan, mga panahon pa ng ano yan. Kastila, Hapon. Sa sobrang nalibang ako sa pagdadrive, hindi ko na namalaya na lumagpas na pala kami. Pero ayos lang, ang mahalaga, enjoy pa rin sa biyahe. Kung ito yung daan ng airport, hindi ang traffic dito, siguro hindi pa ito yung mismo talagang daan. Kung open na open, oh. Wow. Excuse me po, dito ba ipapunta ang airport? Ano yung ginagawa? Hindi po pa, taliptip po yun, eh. Taliptip? Lagpas na kami? Pumasok po kayo sa maling kanto, eh. Pero dito po kayo dire-diretso lang. Oo. Then kanan po, kanan ulit. Ah, puro kanan lang. Opo. Okay, sige, salamat. Mali pala tayo ng pinasok. Oo, pero diretso lang naman to. Okay, kiran ho. Diretso lang naman. Mali pala tayo ng kanto pinasok, kaya sabi ko, bakit ang late naman ng iskinita na yon? Kung ito ang magiging daan papuntang airport, napakasikip pagiging traffic. Mali lang pala, pero diretso lang naman. Tapos kanan, tapos kanan. Kaso nga lang, oh my goodness, malubak. Napalaban na naman si Aerox. Yeah. Yeah. Nako po. Tama pa ba to? Woo. Malubak, ah. Naligaw kami. Rice lang yan. Napasabak na naman si ano sa rough road. Woo! Kanan daw, tsaka kanan, eh. Ew. Tuyot na tuyot yung ano ngayon, mga palayan, no? Dahil sa sobrang init. Airport. Naku po! Zoom. Naligaw na kami ng mga oras na ito. Lumagpas na pala kami sa Barangay Taliptip at mali pa kami ng pinasukan ng mga daan. Pero ayos lang, enjoy naman. Kasama naman talaga to sa biyahe. Maliligaw, pero makakarating din naman sa paroroonan. Naligaw na tayo. Hindi, ano, dito na lang yan. Tama. Tatanong natin dito. Umalik lang tayo. Mali kasi tayo ng nilikuan. Pero malapit na dun yung ano, yung kanina sa drone shot natin. Malapit na. Yung airport, no. Naligaw lang tayo. Nagpalipad lang talaga ako ng drone kasi ang ganda nung ano, eh. Walang sasabitan, 'di ba? Malaya ka magpalipad. Eto, nasa tamang landas na tayo. Barangay Taliptip, eh. Tulad na sabi ko kanina, nasa Barangay Taliptip nga tayo, pero lumagpas pa rin ako. Lumagpas pa rin kami. Nalibang-libang kasi ako kanina sa pagda-drive kasi na-enjoy ko talaga yung ano dito, eh, yung lugar. Kaya lumagpas tayo. Ito pala. Hindi kasi tayo tumitingin sa Google Maps saka nagtatanong, eh. Okay, so nakasagap tayo ng balita na hindi pala tayo ano basta-basta makakapasok doon sa ginagawang airport. Kung gugustuhin, magbabangka, masisilip lang natin. Pero kung pupunta tayo dito,
hindi tayo papasukin. Kailangan may ID pa o authorized. Pero tingnan natin kung kakayanin ng drone natin na masilip dito. Dito sa Bulacan-Bulacan, itatayo ang New Manila International Airport. O kilala din sa tawag na Bulacan International Airport. Isa sa most expensive airport sa buong mundo na may kasalukuyang pondo na 740 billion pesos. Ang proyektong ito ay proposed by San Miguel Corporation at under ng Build Program ng nakarang administrasyon. May sukat na 2,500 hectares at planong magkaroon ng 4 na runway. Ito ay magkakaroon ng capacity of 100 million passenger kada taon once fully built. Para maging accessible, ay magkakaroon ng mga bagong daan na itatayo na konekta sa NLEX, SLEX at Skyway. Magiging accessible din sa ginagawang MRT7. Ang proyektong ito ay inaasahan matapos sa taong 2027. Once na matayo, ay magiging pag-aari ng gobyerno sa ilalim ng programang Build Operate Transfer. Layunin ng proyektong ito, tugunan ng kasalukuyan at inaharap na pangangailangan ng bansa para sa mga serbisyo ng air transport at makakatulong sa pagbangon ng ekonomiya pagkatapos ng pandemya. Magiging mas maikli ang paghihintay dahil sa pinalawak na pasilidad. Mababawasan ang pagpila at pagsikip. Less hassle din sa mga aalis at darating na turista. Nakikitang makakabuo ito ng higit 1 milyong trabaho at magpapalakas sa lokal na ekonomiya ng Bulacan. At ganun din sa mga karating nitong lalawigan. Itataas nito ang profile ng bansa bilang isang investment at tourist destination. Ngayon naman, nagtanong ako sa mga ilang nakatirang residente malapit dito sa airport na ito. Gusto lang kita tanongin kung ano ba para sa iyo yung airport na tinatayo dito? Malaking tulong ba ito sa lugar o ano para sa iyo, kuya? Hindi ko pa alam eh. Eh pag siguro pag nagawa na, malaman yung resulta. Doon ang resulta, no? Sa bagay, hindi pa natin malalaman hanggat hindi pa gawa eh, no? Sige, salamat kuya. Sige, salamat din. Louie TV, subscribe ka. Sige, Louie TV. Nandito tayo ngayon mga kapanalig sa Barangay Taliptip, no? At tatanungin natin yung mga tao dito kung ano ba yung reaction nila o komento dito sa tinatayong airport na malapit sa kanila. So nakita natin si ate. Ate, ano po bang may kukomment nyo po sa tinatayong airport dito malapit sa inyo? Ang masabi namin din malaking kawalan sa amin. Kasi walang nahuhuli ng hanap buhay sa ilog. Oo. Wala nang nahuling isda. Wala nang nahuling isda. Oo. Tapos, ang baha sa amin, malaking ipit. Oo. Yan po ang nagiging problema. Katulad ngayon, high tide na naman. Oo. Talaga pala ang problema. Kasi mababa po itong party na ito. Oo. So, dito na po talaga kayo lumaki. Oo. Dito na sa Taliptip. Eh kung sabi naman ng iba, kung matayo naman yan, magkakaroon ng trabaho o ibang trabaho yung mga tao. Siguro, yung may mga pinag-aralan. Oo. Pero kung katulad ng iba na wala naman, hindi ba napapasok eh. Sa bagay. Iba-iba ang lugar ang nakakapasok dyan, hindi naman mga taga rito. Mga negosyo, malay nyo, maraming turista na mga dumaan dito, di ba? Kung may puhunan. Kung may puhunan, yun lang din. Yun, no? Kung may puhunan, baka sakali, magkaroon. Pero kung katulad din ditong, kung hindi ka magsisikap, wala rin. Kasi nga, katulad yan, kunting dapat may nahuhuli sa ilog, wala naman nahuhuli na ngayon. Dahil nga sa epekto ng ganyan. Itong negosyo nyo, matagal na po ito. Matagal na po ito. Ayos naman po ang kita pag ano. Okay naman po. Ano pangalan nyo pala, tita? Ay, Noemi po. Noemi? Ano po bang komento nyo dito sa tinatayong airport po? Dito sa malapit sa inyo? Painit. Wala namang komento dyan. Ang inano lang namin yung itong pagkaano ng kalsada na yan. Opo. Ito yung mga yung kasada na to. Kasi tinan mo naman ang tindahan namin. Akala namin yun lang taas nun. Ay tatasan pa ng gusto. Para siguro rin yung mga sa baha siguro. Hindi kayo bahain. Tinan mo naman ang kubo namin, natakpan na. Ito po. Katulad dito kuya Opo. Pag tinakpan ito, ang taas na. Oho. Lubog na kami rito. Malulubog kaya gagawa kami ng handaan para makaakit sa kalsada. So bababa ang kisa minyo, no? Bababa ang aming pintuan. Dahil nandang dito ang aming minyo. Opo. Ito, sa inyo rin po ito. Tindahan namin ng daing yan. Dito na rin po kayo talaga nakatira, mother. Ilang taon na po kayo? 64. Tapos itong tindahan sa inyo po ito. Matagal na po itong tindahan nyo. Maraming salamat po. Ano pangalan nyo po ulit?
Divina si yan, nakausap natin at magkapitbahay lang sila ni Ate. Para silang nagninegosyo dito sa barangay Taliptip. Ano? Sa tingin niyo na naman ay pag nagawa tong airport na to, sa tingin niyo lang ano yung mabuting magiging maidulot? Ano naisip niyo? Kung hindi kami maalis dito, oh! Diba, magkakaroon kami ng ano eh, matinda-tindang ano. Opo. Oh, salamat po Ray ha. God bless po. Lord kay Louie TV sa YouTube. Salamat po Louie TV. Louie TV. Salamat. Ate, salamat ha. Yan, mabait sila ate dito. Makausap natin. Maghahanap pa tayo ng mga taong pwedeng makausap tungkol dito no sa tinatayong airport dito nga sa Taliptip, Bulacan. Gusto lang natin makuha yung mga opinion nila kung ano ba, syempre iba-iba tayo ng utak, iba-iba tayo ng isip eh, no? May kanya-kanya tayong pananaw. Hindi pa natatapos ang ating pag-interview sa mga tao dito no sa Barangay Taliptip. At nakita ko si Sir. Sir, kunin ko lang po yung komento mo tungkol dito sa tinatayong airport na malapit po sa inyo. Ano po bang masasabi nyo? Yung ano yan, malaki rin yung epekto sa amin yan. Katulad ng panghanap buhay namin, pangingisda sa ilog. Ang pangalaking ano sa amin yan, sabihin, hindi masasabing perwisyo. Yung malaking pagbabago. Apektado yung panghanap buhay namin. Kasi nasira na yung mga pinangingisda namin. Nakapangisda ng ayos. Opo. Makapangisda ka man, hindi na katulad dati yung panguhuli. Napakalayo ng distansya o yung agwat ng pagbabago na ng araw. Ibang ibawra ngayon. Kung iisipin nyo po sa kabilang side, kung may maganda kayang maidudulot ito kung sakaling matapos. Siguro eh. Pero mas tangkad mo pala sir. Mas malalaman natin yan pagkatapos na po. Pagkatapos na. Kasi napakaraming apektado. Oo, tama. Struktura na hindi yung pwede maglimag tayo ng struktura dyan. Opo, tama. Hindi natin, kahit kami, hindi namin alam kung paano kami dito, kung maapektuhan kami. Oo. Tay, ano ba? Komento nyo dito sa ano sa airport na tinatayo. Hulog kami ng bangus, meron si Quetamil, patay lahat yun. Ay, naapektuhan po talaga yung hanap buhay. Ano? Kunting puhunan nyo, nagmuni-muni lang kami para kumita. Ilang years na po kayo doon yung naninirahan, sir? Ay, yung anak ko, 36 na eh, panganay ko. Dito na rin po talaga kayo pinanganap lumaki? Hindi, taga Mindanao ko eh. Ah, nakapangasawa ho kayo dito? Oo. Ngayon, yung mga anak ko dito na natao. Oo. Dito na ako tumanda. Oo, kaya ibang-iba na ho talaga ngayon. Ito bahay na to, mataas yan. Oo. Kaya ngayon, kakataas ng tambak na ano, bumaba na. Ba ng baba. Opo. Pero ito tay, tanong ko sa'yo. Para sa'yo, meron kayang magandang may dudulot yan pag natapos sa tingin nyo sa trabaho ng mga tao dito, pag meron, dumami ang tao. Meron naman. Oo. Meron naman. Ang hiling ko lang sa kanila, yung mga namamati, huwag nyo lang pagbawalan. Alright. Tapos na tayo. Pabalik na tayo mga kapanalig sa Tansana Botas. Hanap muna tayo ng mga kainan. Nakabalik na kami dito sa bahay mga kapanalig no. At sana nagustuhan nyo ang vlog natin ngayon. At sana meron kayong mga napulot na impormasyon tukol nga dito sa itinatayo na new Manila International Airport dito nga sa Bulacan. At ayun, hintayin nyo na lang po yung mga next update at mga kung ano pa yung magiging topic natin. Basta maraming salamat po dahil ayan, sa pagsubaybay. Magkita-kita na lang po tayo sa next video. I love you all mga kapanalig. Lagi tayo lahat mag-iingat. Simula ng magbulita, kasama si Louie TV.